Oh, mga kainsan. Grabe ano. Luwig-luwig. Yan. What's up mga kainsan? Hello mga kainsan. Magandang umaga po. Alas 10 na. Tayo po eh nagbunto ng bato doon. Mamaya papakita ko sa inyo mga kainsan. Yeah mga kainsan. Palabing isang harvest natin mga kainsan ng kamatis. Ay alam niyo mga kainsan, medyo ano na, kung ngayon kakaunti na. Ay hindi ko pwedeng ipakita sa inyo mga kainsan na nag-harvest tayo ng numisan, mag-harvest na tayo ng marami. Papakita ko sa inyo. For the safety rin mga kainsan, dahil pag po nakita nilang maraming harbisin mga kainsan, ang problema baka tayo masalisihan. Ay ngayon papakita ko sa inyo. At may order po tayong 40 kilos na kamatis. Ang deliver po ay sa palengke. Yeah mga kainsan, bali ano, kukuha lang tayo ng kamatis na madalian at gawa ng may sabi ko nga sa inyo, may pahabol na order. Tapos ay may mga maglalako na rin po tayo, sina ate. Ayan, dagdag kita rin po sa kanila. Naaraw din po sila ng mga ano, 500-600 yung ating mga maglalako. Ilang oras lang. At ang namamahala naman ng mga kainsan, si Mrs. Tamat hindi na niyo, madalang niyo ako nakikitang mag-deliver sa palengke. Ah, sa prusi. Oo. Ay ano mga kainsan, ganun din ang inaabot pag sa prusi. Ay di ang gawa namin. Sa maglalako, may porsinto ay ganun din naman ang napipira namin. Nakatulong ka pa doon sa mga naglalako. Yan, si kina Ate Manilin. Yan, hello po. Toy! Woo! Yan, si Kautol po. Nagano kayo, Toy? Ha? Nagkukubuta ba kayo? Oo, nagkukubuta po si Kautol. Wala ba pasok? Ba, pagkain eh. Pipitis muna akong kamatis at may order. 40 kilos. Nagpa-plot pa kayo? Ba, pagkabaga, Utol. Pahinga. Oo. Aba. Pahinga kayo, Utol. Yung init. Aba eh. Pare mo na, pipis mo ng kamatis. May order. Now, mga kaisan, may ipot na. Preparation po ito for ano po? Para sa talong. Ngayon. Preparation niya mga kaisan. Nagpe-prepare na po ulit tayo. Tatanim na po ngayon tayong patapusan. Na mga kaisan, pipitas na po tayo ng kamatis. Utoy. Kamatis mga kaisan. Basta ba mapula-pula? Oo, kahit yung manabalang utoy, basta malaki. Yan. Uminit na eh. Yan, kamatis mga kaisan. Yan, si Miko po, nasa kabila, si Utoy. Bukas utoy, alas 6 tayo. Ay di maagap ang awas natin. Oo, oh, dito ulit tayo sa kamatis. Aagapan natin. Nari utoy, pwede na yung ganari utoy. Oh. Utoy. Yung bang medyo magagreen-green na ganari. Oo, oh, pwede na yan. Pababa na po ata eh. 50 po ang kuha sa atin ng kamatis po, pero pwede pa rin po. Ano mga kaisan, sumukal na pati malalaka rin na ano to eh. Lahok mo to yung nandilis. Sarap nito. Ito mga kaisan, pag may dalawang araw po ito, hinug na po ito. Pamura na po ata ang kamatis. Ay ganun po talaga. Maigi rin po itong mga pang-upa po doon sa ginagawa nating mini lake po. Dito po tayo kumukuha ng pundo mga kaisan. Kaya po tayo nakakapagpagawa doon. At least yung ating mga pinagpaguran mga kaisan, may napupuntahan po. Yan. Hindi man kumita nga sa ngayon yung mini lake pagdating ng araw. Yan po ay mga pitasin pa rin po yan.
inaagad-agad na po namin inautoy. Yun, papareyang pitasin pa po. Nung minsan mga kaisan, umabot tayo sa Mahal. Talagang ano po. Kaya naman po ang ano. Kaya po tayo nakapagpaubra. Pero mga kaisan, naibukod na natin, nabawi na natin yung ating puhunan. Dalawang pitas. Ay ito, yung mga masusubra na po dito. Magtitira po ulit tayo ng pampuhunan. Naka ano na po. Tapos ang masubra na po na puhunan, tubo, ay sa mini lake na po mga kainsan na pupunta yun. At paikot po mga kainsan, at least yung mga pinagpagoda namin ay may napupuntahan po. Hindi po naman talaga tayo expert sa kamatis. Marami po talagang expert. Tayo naman ay kaya siguro tayo tumubo ng kaunti ay sa awa ng Diyos ay umabot tayo sa magandang presyo nung minsan. Pero ngayon ay ano po, pababa na. Kaya sabi ko agad-agad din na namin. Yan, shout out po sa mga expert sa kamatis. Mga kaisan eh. Papatay na po yung ganito. Siguro mga 10 harvest pa ito. Kahit pa paano mga kainsan, nakakaraos yung mini lake. Ay araw-araw po ay halos sa walang tao po tayo ay. Ay di magkaano na yun. Ano naman, nakakasurvive naman. Ito pong gantong makinis, yan po ay pwede ng pitasin. Sa mga pinsanin ko po sa nagsinamo, mga expert po sila sa kamatis. Pwede nang i-video na kuya amigo. Nawawala yung kamatis na yan. Ano? Yan si kuya amigo po ang ating tagapitas namin yan. Ito eh. Hello po. Nawawala yan o to eh. Tanda po namin ang pwesto eh. Harbisin na namin. Ay, nawala nung kamahalan na nung. Kaya po hindi na namin na naibidyo po. Pag naibidyo po ay wala. Lalo pong dadagsain na rin. Naunahan po kami. Kaya ngayong palipas na po. Pag naunahan na kami. Wala na ano to eh. Bukas maaga po. Pero pururunda ko mamayang gabi. Narunda naman po tayo tuwing gabi. Ay hindi ko naman po pwedeng ipakita na ano, kasagsagan po ng bunga nung minsan ay ubos po ito sa sobrang mahal. Aba, nag-isandaan na ito. Ay ubos ito, nadaanan naman yan. Matira po ito. Pwede na ngayon, tapos makamayang gabi runda ulit tayo. Pwede na sigurong i-video pagrurunda. At hindi po naman natin pwedeng i-video nagrurunda tayo nung minsan at ay madadali huli tayo. Ako na may takot din mga kaisang mahuli ba? Sakto. Eh baka tayo balikan na na ito eh. Pag halimbawa't kakilala namin, ay di. Mahirap siya tayo mga kainsan, babalikan tayo, runda runda lang tayo sa gilid gilid at least nakakilala natin mga kainsan. Sarap ano mga kainsan, dilis ano, dilis na may anong pangalan to eh? Na may kamatis ano, kasarapan na po yo, ayos na ha. Siya nga.
hindi pag may ilang araw ito eh. Bukas ay agapan natin, alas 6. Di alas 10 tayo yari na. Marami pa po ito. Ayan mga kaisan, oh. Tagulaang ang bunga. Ito po'y mga 10 pitas pa po kami dito. Dami po. Pitik pa rin po sa bunga eh. Yun po ang dahilan mga kainsan. Ba't tayo hindi nagbibideo sa kumatis? Ngayon pwede na. Kakaunti na po ay. Nung kasag... Ha? Madadayo pag bibideo agad. Madadayo ano to? Saka na po ngayon po eh. Nakakuha na kami diskarte dati. Halimbawa sagsag po ang bunga. At ibinideo agad namin. Kayari po mawala. Kinabukasan po yung nagtatakakan kami. Nawawala po ang bunga. Ayan, dahil po ditong nawala. Nauna po sa amin mag-harvest. Daig pa po ang may-ari. Oo. Yun po ang dahilan. Oo, mga kaisan. Madadali tayo. Wala tayong aanihin. Yan, utoy, mabukas pa. Madalihin natin yan. Ang dami utoy. Mamaya makaaga pipitas. Ha? Mamaya. Nakaka 70 kilos na uto yan eh. Mamaya. Nag-ano na ano. Akala natin hindi bubunga no. Wala mga kaisan, kamatis. Namimitas tayo ng ginto. Ah, mahal. Ang 50 po ay mahal pa rin po yun sa kamatis. Mga kaisan. Ang bigat naman po nito. Kaya siguro ito yung iba'y umiigi ang buhay ano. Sa kamatis mga kaisan. Pag inabutan po ninyo yung mahal, ay talaga pong jackpot po. Kaya yung mga lukbanin, maigi ang buhay na doon. Inabot ang kamahal eh. Nakakabili po sila ng yanong ano eh. Gagarang sasakyan po. Sa kamatis lang po yun. Talagang pag tumama po sila eh. Biglang yaman, pag naman nagmura biglang hirap din, ang hirap din ano. Kaya pag ikay tumama ay kailangan ay maging ano ka din, matalino. Dahil ano po ay kailangan i-invest mo sa maganda. Pag ako naman, hindi muna ako bibili ng sasakyan. Lupa muna. Dahil nataas po ang value. Pag may lupa ka na, saka ka bumili ng sasakyan. Sabi nga nila, pag may lupa ka na, saka ka bumili. Pero depende, kanya-kanya naman yun o doon. Pinagpaguda naman yun mga kaisan. Kanya-kanya kasi yun eh. Yung akin, ipayo ko lang. Kaisan, nakadalawang timba na po kami. Naipa po ang isa. Ito po ay pag may dalawang araw po ay hinog na mga kaisan ha. Nasagot ko na sa inyo mga kaisan. Si kaisan, nasa niyang kamatis mo. Nasagot na po natin. Gawa ng ano po. Ay di, nung minsan mga kaisan, kwento ko sa inyo. Ano. Ang presyo ng kamatis, nasa ano, 100. Kinabukasan pipitas na kami. Naunahan kami mga kainsan. Kaya gawa namin harvest muna kami ng karamihan. Saka po saka na ang video. Gawa ng maano po tayo, madadali po. Uunahan pa tayo mga kainsan. Pero ayan. Alam mo na kung sino ka. Lagi kita nakakasalubong yung kumuha dito mga kainsan. At least kilala natin. Pero hindi ko siya mabidyohan ng maganda mga kainsan eh. Malayo eh. Pero kilala ko siya sa Kia. Ay ano mga kainsan, bali ano po, bukas na maga maagap tayo dito. Mamayang gabi ronda uli kami. May kasama uli akong isa. Hindi po ako narunda ng magsulo. Pag po hindi si Meiko ang kasama ko, may kasama akong isa. Ni si Utoy po. Ang daming harbisin bukas mga kainsan eh. Mga 400 kilos po bukas. Dadalihin natin maagap. Dami po yun eh. Ah, mga kainsan eh. Grabe ano. Luwig-luwig.
Yun. Ah, mga kaisan, katatapos lang po namin mamitas ng kamatis. Diretso po kami sa ibaba. Tara ulo eh. Hahango po uli ng ano. Dito ko sa likod doon, sa likod. Mahirap di yan. Diya ka na. Mamapuot ka. Hahango po uli ng ano. Ng mga bato. Mga graba. Libre na po ka rin. Kaysa hindi na tayo bibili yan ulo eh. At least nilum. Gawa ng malamig-lamig po. Bukas na lang po maagap ang trabaho sa kabila. Baby, gagahin ka pa. Ayo. Niniyog ba? Niniyog kayo? Sino ka rin? Ha? Ano? Saan ka po natin eh? Saan daw? Hindi ko po kilala. Ha? Oh. Na, baka po may nakakakilala kay tatay, nahagit po kaya ng camera. Parang nawawala po si tatay. Ayan, kasarapan na ito eh. Kahit alin dyan. Ha? Parang graba o hindi ko wala. Yung malaki-laki, ibukod mo ito eh. Na, mga kaisan, dito po kami kukuha tubig. Din, tubig bang ilong? Ha? Bato. Pasalasala na ako eh. Yan, mga kaisan. May kahuntahan ka ito eh. May naglalab ah. Ano ito eh? Saan ang daan mo? Doon sa lilom ka ito eh, lilom. Tara. Lilom mo ito eh, doon sa parang hindi ka mainitan. Ang hirap. Din eh. Ay, siya nga pala utoy. Doon utoy. Yung mga batong kasarapan, ihiwalay mo yung ganggapang hilod. Kukuhanin din natin. Pwede ka na pala utoy din yung dumaan. Ito eh. Din eh, oh. Din eh, utoy. Yan naman po, pag po buwaha, balik po. Ganyan po uli karami yan. Normal na po sa amin kumuha, pero hindi po naman yung sasaidin. Pero mga sa isang linggo, ganyan uli karami ano. Isang bahalaan po yung balik na uli sa dati. Mga libreng bato na ito mga kainsan. Pwede mong ilagay na din ito eh. Pag kaya mong buhat eh. Pero huwag mong kabigatan. Huwag mong ipatong-pato. Para diyan na lang. Ah, pwede pala ito yung saliro ito. Lalagyan mo ng hagdan. Hagdan mo natin. Yun. Yan mga kaisan. Ganito po ang kukuhanin ni Utoy. Dito po muna kami at yan ang init po pag magtrabaho sa bukid. Din eh, medyo relax po. Yan, ganito ang mga kukuha ni Utoy. Ganda nila rin oh. Ito po ay yung mga panambak natin sa mini lake mga kainsan. Oh. Yan. Ito po yun. Panambak natin dun. Ito, sisildaan po. Yan. Puro po itong ano, purong buhangin po at saka graba. Libre graba na po ito.
Yan, tatanggalin lang yung mga dahon. Libre na po yan. Yan, puno po yan. At pag po ito'y bumaha uli, puno na po uli ito. Blessing po yan. Putoy, dami pa pala. Yan, mga kaisan, dami pa. Kahit ilang dump truck. Maigi pong pang ano rin po, pantambak po. Doon sa bahay. Para po ba hindi nagpuputik? Siya nga po. Dito lang, malapit na kita pagkuhan. Oo, oh, dito lang po. Sige po. Ano? Dali, dali. Nakabidyo ka, Brownie. Hindi, ayos po, mabait po. Hindi na naman ako naliligo nung ako'y bata. Dito ako natalon, oh. Ang sarap maging bata. Pupuntahan ko muna bago kami mamuhangin. Yan. Toy! Ito lang, kinatawag sa akin ng idol. Toy! Naliligo ba kayo? Ha? Naliligo, baka malaglag ka. Wala nga ako dito, no? Kilala mo ba ako? Sino ako? Idol! Si idol. Idol, talo ka nga dyan. Ah, ay ako. Baka pinapatalon ako ni idol ay niutoy. Pew! Yan, di ako mo dati po kami naliligo. Huwag kang tatalon! Utoy, baka malaglag ka. Yan, mga kaisan. Hello po kay ate at kuya. Yung ano, mga kaisan. Si... May pumunta po sa aming maubanin. Mamaya ko ate lulutuin, kuya, yung pusit niyong padala. May padala po silang pusit, tatlong malalaki. Ay, mamaya ko po lulutuin. Mamaya, titignan ko po ang pangalan ninyo sa ano, Facebook. May dumating po ulit tayong mga... followers, mga kainsan. Sasaglitin ko lang madali. Basta mga kainsan, pag po linggo, habat napapunta po kayo ng linggo dito sa amin, minsan po ako'y wala. Gawa ng minsan ay ipinapasyal ko po yung aking mag-iina. Pero pag sumama po ang inay at itay, yun, kasama ko. Kaya minsan, pag linggo, may napunta po sa bahay, ay wala pong tao. Meron, ay di yung mga nagtatrabaho po, o yung gusto magtrabaho ng linggo. Mamaya, lulutuin ko po yung pusit, mga kainsan. Maraming salamat po sa araw-araw na yung panonood. Panay na panay ang paglalamira ko. Parot pa rin, mga kainsan. Nauumay na yung mga kasalubong ko. Nakain na yung mga buhangin at saka siminto. Toy. Ando na.